Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata laban sa COVID-19. Mahabagin at papagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na mga buhay. Tunghayan mo kami na may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo mga dalubhasang naatasan na tumuklas sa mga lunas at paraan upang maihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan na ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patubayan mo ang mga lumilingap sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyayang magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at agaharing kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael at Anghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, ipanalangin mo kami. Panalangin ng Santo Papa Francisco sa Mahal na Birhen sa panahon ng COVID-19. Kupkupin mo kami sa iyong pagkakandili o mahal na ina ng Diyos. Sa kasalukuyang nakalulungkot na sitwasyon na ang mundo ay pinaghaharian ng hirap at takot, kami napaampon sa iyo, mahal na ina ng Diyos at aming ding ina, at nagpakupkup sa iyong pagkakandili. O Birheng Maria, itunghay mo sa amin ang mga mata mong mawain sa gitna ng pandemya ng coronavirus. Aliwin mo ang mga namimagiti sa pagyaon ng kanilang mahal sa buhay. Kadalas ay nililibing ng di man lang nasisilayan. Samahan mo ang managaalala sa kanilang mga may sakit na mahal sa buhay na hindi man lang nila masamahan para hindi sila mahawaan. Punuin mo ng pag-asa ang mga nabagabag sa walang katiyakang kinabukasan at bunga nito sa ekonomiya at hanap buhay. Ina ng Diyos at amin ding ina, ipanalangin mo kami sa Diyos sa manangawa na ang laganap na bigating ito ay matapos na at muling sumilay ang kapayapaan at pag-asa. Isamo mo sa iyong mahal na anak tulad ng ginawa mo sa kasalan sa Cana Galilea na aliwin ang mga pamilya ng mga may sakit at mga biktima upang buksan ang kanilang mga puso sa pagtitiwala at pananalig. Ipagsanggalang mo ang mga doktor, nurse, ang mga tagapangalaga ng kalusugan at ang mga nagkukusa sa pagtulong na nasa unahan ng laban na ito, na sinusong ang panganib maging sa kanilang buhay para sa kaligtasan ng buhay ng iba. Itaguyod mo sila sa kanilang pagpupunyagi, panatilihin mo silang malusog, malakas at mapagbigay. Manahan ka sa mga nag-aalaga sa may sakit araw at gabi, at sa mga paring tumutulong at nagmamalasakit sa lahat, dahil sa gampanin ng pagpapastol at pagsunod sa mabuting balita. Mahal na Birhen, liwanagan mo ang isipan ng mga nagsusumikap na tuklasin ng lunas para buksain ang virus na ito. Nawa ang mga namumuno ng mga bansa, taglay ang karunungan, pagmamalasakit at pagkamapagbigay, ay tulungan ang mga lubhang nangangailangan at bumuo ng panlipunan at pang-ekonomiyang lunas na isinasaalanghalang ang hinaharap at ang ikabubuti ng lahat. Maria na lubhang banal, pukawin mo ang aming budhi upang ang inilalaan naming malaking pondo para sa pagtuklas at paggawa ng mga mapamuksang armas ay mailaan sa makabuluhang pagtuklas kung paanong sa hinaharap ay maiwasan ang ganitong mga trahedya.
minamahal naming ina. Tulungan mo kaming mapagtanto na kami nabibilang sa isang malaking pamilya at kilala na may nagbubuklod sa amin upang sa diwa ng kapatiran at pagkakaisa, matigaw namin ang laganap na kahirapan at pangangailangan. Gawin mo kaming matatag sa pananampalataya at marugdob sa panalangin. Maria, kaaliwan ng mga nagdurusa, yabusin mo ang iyong mga nasisiphayong anak at ipanalangin mong hanguin kami ng Diyos at palayain sa kasalukuyang salo upang manumbalik ang mapayapang takbo ng aming buhay. Sa iyo na nagniningning sa aming paglalakbay, bilang pag-asa namin kaligtasan, pinagkakatiwala namin ang aming mga sarili o maawain at maalam at matamis sa Birheng Maria. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming kabataan ngayon ang gustong makatapos ng pag-aaral ngunit sadyang salat sa pamumuhay. Kilalanin natin ang ilan sa mga scholar ni Santo Padre Pio na kapupulutan natin ng aral. Isa na dito si Ian Kim Mercado, 17 taong gulang at senior high student na taga San Miguel, City of Santo Tomas, Batangas. Panganay si Ian sa 5 magkakapatid at lahat sila ay nag-aaral. Ang kanyang mga magulang ay walang permanenteng trabaho. Ian ay napakasipag niyan talaga ang bata ko. Pandemic na ito. Nagugo silang kamote daw sa silangan sa pisang kumbuo. Nung grade 10 siya hanggang 11. Nagugo siya na magdamag nga eh. Magdamag, nasama pa siya sa tanawan. Pagtitinda. Pag-aaral niya ni Susi ng iyo. Tagumpay. Diyan ako magsisimula. Kaya sabi ko sa iyo, batang yan, huwag ka muna mag-aasawa. Kailangan makatapos ka muna. Wala namin pamamana sa iyong magulang mo. Nausuhan din ng pagtatanim si Ian. Ito po pala yung mga kalilipat ko lang po ng mga kamatis. Nagtatanim-tanim din po kasi ako pag wala rin po akong ginagawa. Ngayon po, lumalaki na po sila. Gusto ko po makatapos ng pag-aaral upang tulungan ang aking pamilya para po sila may ahon sa kahirapan at gusto ko po din silang suklian sa kanilang mga nawang mga sakripisyo sa simula aking pagkabata. Kumukuha po ako ng lakas sa aking pamilya. Hindi naman po kami naging sobrang yaman kasi hindi naman po nakapagtapos ang aking mga magulang. Pero thankful po ako kasi nandyan pa rin po sila kahit anong hirap po na pinagdadaanan namin. Sinusuportahan pa rin po nila kami. Saka mahirap po namin pinagdaanan, pamilya, is yung araw-araw po namin iisipin kung saan po kami kukuha ng pang araw-araw na paggastusan. Nakakatulong po yung paglilinis po ng kamote sa aking mga tiyuhin dahil dun po ko kumukuha ng aking pantusto sa pang-araw-araw at pangbigay sa aking mga magulang. Nagpapasalamat po ako dahil isa po ako sa napili sa 23 na bilang isang scholar ni Santo Padre Pio dahil sobrang laking tulong po nito para sa aking pamilya at para din po sa akin. Kita kay Ian ang kahirapan nila sa buhay, ngunit bakas sa mukha ni Ian ang pag-asa na mapapagtagumpayan niya ang anumang hamon ng buhay upang maging pulis balang araw. Kilalanin naman natin si Mary Rose Magnaye na 18 taong gulang at senior high student at taga Barangay Santa Elena, City of Santo Tomas, Batangas. Ang nanay niya ay kasalukuyang health worker sa barangay at nagsa-sideline sa pananahin ng basahan. Si Mary Rose ay madalas natulong sa kanyang nanay sa paggugupit ng basahan. Ito po yung aming ginagawa dito sa bahay. Ang basahang pilong, binibenta ko naman po ito ng 35 per kilo na nakakatulong po si Mary Rose. Siya po nagpapatas at nagugupit. Gusto ko makatapos para makatulong sa aking pamilya at maiahon ko sila sa hirap. Kukuha ko ng lakas at inspirasyon ko ng aking pamilya at ang Diyos para maabot ko ang aking pangarap. Bakas kay Mary Rose ang pagiging matulungin na anak na sa kabila ng kahirapan ay handang makatulong sa mga magulang.
sasakyan naman natin ang istorya ni Ana Marie Palillo na 20 taong gulang na taga Santa Elena, City of Santo Tomas, Batangas. Si Ana ay second year sa Tanawan City of College at kumukuha ng kursong Business Entrepreneurship. Ang tatay at nanay niya ay senior citizen na, ngunit kasalukuyang nasa Quezon dahil doon sila may trabaho bilang magagamas. Si Anang madalas maiwan sa kanilang tahanan, kaya naman siya ang responsable sa mga gawaing bahay. Leng, kakain na! Bata pa lang po ako. Nakikita ko na sa pamilya ko, sa magulang ko, yung hirap ng buhay. Yung araw-araw na pagpunta nila sa bundok, yung araw-araw na pagtatrabaho nila para lang po mataguyod. Ako, yung pamilya, yung mga kapatid ko. Yun po yung main reason kung bakit gusto ko po makapagtapos ng college. Kumukuha po ako ng lakas sa pamilya ko, lalo na rin na po kay God kasi siya po yung sila po yung nagmamotivate sa akin na magpatuloy sa buhay, magpatuloy po sa pangarap. Kasi yan lang po yung isang bagay na lagi sinasabi sa akin ng papa ko na may pamamana nila sa akin. Wala po kami tapat na mapagpukunan. So yan po, yun po yung nagiging motivation ko po para po makapagtapos po ng pag-aaral. Sa amin po magkakapatid na 12, ipapalad po at kakayanin. Sa amin magkakapatid po, ako lang po yung makakagraduate na sa college po at bilang isang anak po. Gusto ko pong maranasan ng magulang ko na umakyat sa stage, hindi po bilang maghahatid po sa high school or sa senior high school, kundi po makahawak po ng totoong diploma. Bilang isang anak po, pinakamahirap na naranasan ko is yung makitang nahihirapan yung magulang. Nawala akong magawa. Kasi po, nakikita ko sa kanila na sobrang pagod na po sila sa pagtatrabaho. Para po, matustusan lang po yung pangangailangan ko. Pangangailangan namin magkakapatid. Binang isang anak po. Sobrang hirap po kasi wala nga po akong magawa eh. Sobrang-sobra pong laking tulong na mapasama ako sa eskola ni Pio. Sa simbahan po, sa mga tao sa likod ng programang ito, sobrang-sobrang thankful po ako kasi isa po kayo sa mga dahilan kung bakit magpapatuloy at papatuloy pa rin pong tuparin yung mga pangarap ko. Dumagdag po kayo sa mga nagbibigay ng lakas ng loob, mga rason kung bakit andito po ako nananatiling nakatayo, lumalabat po para sa pangarap. Sa lahat po ng tumutulong at nagbibigay po ng tulong sa simbahan para po sa mga scholar na katulad ko. Maraming salamat po sa inyo kasi po hindi po dahil sa inyo, hindi po kami dadating sa point na ganito. Humihingi po ako ng tulong sa inyo para po patuloy po na matupad at maabot po namin mga scholar yung mga pangarap po namin. Ramdam natin ang kalungkutan at kahirapan kay Ana, ngunit patuloy siyang lumalaban sa hamon ng buhay. Sa kabila ng kanilang kahirapan, sana'y magkaisa tayo upang makatulong at maging susi tayo upang sila'y maging matagumpay na makatapos sa pag-aaral. Maging bukas palad tayo at maghatid tayo ng tulong at pag-asa sa pagsagip sa 46 na iskolar ni Santo Padre Pio. You can find souvenir shops here at National Shrine of St. Padre Pio located in strategic location in the church. Where you can buy a religious item to build a strong relationship to God by providing aids to prayer. Kapiyo, come and visit us! We also available in Shopee and Lazada. Mag-aaral
Magandang umaga po sa ating lahat. Isama po natin sa ating panalangin ng mga naghandog ng misa mula sa GCash account, online banking at FB Messenger, gayon din ang mga sumusunod na intensyon. Pasasalamat ni IRT Technology Irene Nieva, Glenda Pelayo, Donovan and Rona Marie Dineros, and Rosario Santos. Jesus and Riza de Guzman, Leilani Alido, Saludos Family, Javier Mendoza and Family, Alan Castro and Family, Hermili Paneran Family, Alma Pabella and Family. Natatanging kahilingan ni Manolito Manito, Sheila Manito, Nelson Hernandez, Irene Nieva, Gilbert Casero, IRT Technology, Meriniem, Donovan and Rona Marie Dineros and Rosario Santos, Geraldine and Allison de Guzman, Lian Alido, Jojo Quijano, Rodrigo Balotcopo, Belen Basco. Para sa kagalingan ni Rose Motil, Manding Makalinaw, Saturnino Banyaga, John Alexine Ani, Juana Flores, Rainland Baksa, Sotero Enriquez, Lilia Victorino, Adokasyon Gitang, George Fajardo, Rodrigo Balotcopo, Belen Basco, para sa agarang kagalingan ni Saturnino Banyaga. Para sa kaarawan, nina Jessa Nina Rojas, Jenna May Cariaga, Juana Flores, John Joseph Bulan, Roxette Valencia, Liam Zion Carpio. Para sa anibersaryo nina Etot at Marie Kapunitan, Mr. and Mrs. Christy and Rolly Santos, Mr. Mario Lanes and Annabel Lanes, Mr. and Mrs. Leslie and Nellyn Napa, Edna and Alan Millar. Para sa mga yumaong kapatid na sina Araceli Manito, Emalina Mendoza, Demetrio Bayongan at Leonardo, Leonardo Lambera, Jose Bayongan, Fidela Hilarion, Domingo Lirio Sr., Placido, Dionisio, Brian de Guzman, Feliciano, Azucena, Jonathan, Rosa, Orlando Alidio, Jose Lizardo, Carlito Garde, Rosalina, Erminio Castro, Edward, Ernesto, Deli Pabella, Luis Catalina, Roman Conchita, Felicissimo, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panatilihin po natin ang katahimikan at diwa ng pananalangin bilang paghahanda sa banal na misa. Gayun din, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Welcome to the Archdiocese of Lipa. Let us all witness the history of faith and mission in the province of Batangas as we celebrate the 500 years of Christianity in the Philippines. Welcome to the Archdiocese of Lipa. We are blessed, blessed 100-fold, the cross of Jesus Christ in our Asian shores is now 500 years.
pang darasal, sapagkat ito na lang bibigay sa atin ng pag-asa, lakas ng loob na sa gitna ng problema ng pandemya, alam niya natin na hintay iiwanan ng Diyos. In the Archdiocese of Lipa, we continue to do our mission and serve God and His people. Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. Binati ng Anghel ng Diyos si Santa Maria, at siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao, at nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, na kami maging dapat magkamit ng mga pangako ng Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalita ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, papara noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Atin pong awitin ang pambungad na awit. Ninyo ang Panginoon, nakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan, at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan, at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Padre. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio dito sa Santo Tomas. Ngayon po tayo ay nasa Webes sa ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Sa diwa ng kagalakan, lalaki pa natin ito ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. Hihinto tayo sumandali, iisipin at hihingi ang ating ng tawad ang ating mga pagkukulang upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid
Nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Matapos magsalita si Nathan kay David, pumasok sa tolda ang hari. Umupo at nanalangin. Sinabi niya, "Sino ako, Panginoon, at ano ang aking sambahayan upang ipagmalasakit ng ganito? Maaaring maliit na bagay lamang ito sa inyong paningin, subalit napakalaki para sa amin, sapagkat tiniyak na ninyo ang magandang kalagayan ng sambahayan ko sa hinaharap. Panginoon, itinatag ninyo ang bansang Israel upang maging inyo magpakailanman at kayo na may maging Diyos nila. Ngayon, gawin ninyo ang inyong pangako sa inyong alipin at sa kanyang sambahayan. Magiging bantog kayo sa lahat ng bansa at sasabihin nila, ang Panginoon ang makapangyarihan ay Diyos ng Israel. Sa gayon, magiging matatag sa harapan ninyo ang tahanan ni David na inyong lingkod. Panginoon, makapangyarihang Diyos ng Israel, nagkaroon ako ng lakas ng loob na dumalangin ng ganito, pagkat kayo na rin na nagsabi sa iyong lingkod na paghahariin mo sa Israel ang aking angkan. Panginoong aming Diyos, kayo tapat at tumutupad sa mga pangako ninyo sa akin. Ngayon pagpalain ninyo ang tahanan ng inyong lingkod upang ito'y magpatuloy. Panginoon, Panginoon naming Diyos, ikaw rin ang nangako nito, kaya manatili nawa sa aking angkan ang iyong pagpapala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Huwag kalilimutang gunitain, Poon, ang lingkod mong David. Huwag mong lilimutin ang kanyang ginawang pagpapasakit. Alalahanin mo ang kanyang pangakong ginawa sa iyo. O dakilang Diyos ng bansang Israel, wika niya'y ganito.
Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Di ako uuwi, nanananto ako na hindi hihimlay, hanggat ang puon ay wala pang lugar na matitirhan. Isang templong laan sa Diyos ni Jacob na makapangyarihan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Ang iyong pangako sa lingkod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala, matapos na ikay pumanaw sa lupa. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Kung maging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan, at ang mga utos ko ay igagalang, ang mga anak mo'y pawang maghaharing walang katapusan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Pinili ng puon na maging tahanan ng lungsod ng Sion. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon. Ang paghahari ko'y magmumula roon. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Salita mo'y iwanan ng lasa aking paglakad sa pag-akbang sa iyong landas. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan o kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang nakatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig. At idinugtong pa niya, unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya rin gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong lahat sa mga naririto sa ating parokya at pambansang Dambana at sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating live streaming. Ngayon pong araw na ito, tayo ay pinapaalalahanan ng mabuting balita ng pagninilay tungkol sa liwanag. Hindi ko po alam, baka meron nilang sa atin dito nung una-unang panahong wala pa namang kuryente, eh talagang napakahalaga ng liwanag. Dati tayo ay alas 6 pa lamang ay kumakain na kasi madilim sa gabi, mahirap gumalaw. At ngayon kapag ka nawala ng kuryente, talagang mayat-maya ang ating pagpa-follow up sa Batelic o kaya sa Meralco. Mahirap gumalaw kapag walang liwanag. Bakit? Sapagkat sadyang ang liwanag, ito po ay kahalintulad ng ilaw, pagiging tanglaw, gabay, at mas madaling gumalaw kapag tayo na sa liwanag. Pero isipin nyo halimbawa tayo na sa kadiliman, sadyang napakahirap, yung wala kang makita, mahirap gumawa ng mga bagay-bagay, sadya pong ang liwanag ay laging katambal ng paggalaw ng maayos, ng paggawa ng mabuti. At yun ang paalaala sa atin ng mabuting balita. Ang liwanag daw, ito'y kahalintulad lagi ng kabutihan. At ang kadiliman o ang madilim, kahalintulad normally ng kasalanan.
Sadya naman po ano, saan ba nangyayari ang maraming mga krimen at mga masasamang gawain digi sa kadiliman? Sangga tayo normally nagchichismisan doon sa walang nakakakita? Saan tayo nangungurakot doon sa mga walang nakakaalam? Laging patago, laging madilim pag sinabing kasalanan. Pero kapag ka nasa liwanag, saan dapat ibinubunyag ang katotohanan? Saan ipinapakita ang mabuting balita at mabuting gawain? Sa kaliwanagan. Yung tipong makikita mo ng maliwanag at makikita ng iba ang kabutihang ginagawa natin. Doon tayo pinapaalalahanan ng Panginoon sa mabuting balita ngayon. Dalawang bagay. Una, mamuhay sa liwanag. Mahirap po kasing tayo mismo sa ating sarili ay hindi namumuhay sa liwanag. Yung ating mumunting mga kabutihan, yung ating mga mumunting ginagawa para sa iba, sa mga magulang na naririto, pamumuhay sa liwanag kapag ka tayo nagsasakripisyo, ginagawa ang mga bagay-bagay para sa ating pamilya. Yan po'y pamumuhay sa liwanag. Sa mga anak na naririto, kapag ka tayo nagiging masunod rin sa ating magulang, gumagawa ng mabuti sa pamilya, pamumuhay sa liwanag. Sa mga magkakaibigan, kapag ka nasasabi mo ng tuwiran na dapat hindi ito ang gawin, mali ito, yun ay pamumuhay sa liwanag. Sa ano pa mang relasyon, kapag ka nababanggit mo ang katotohanan na dapat isa buhay ng bawat isa, yun ang pamumuhay sa liwanag. At yun ang hamon sa atin. Una, mamuhay sa liwanag. Pero yung pangalawa, yung magbigay liwanag sa iba. Medyo mahirap po iyon. Sapagkat ay mabubuhay na mabuting halimbawa, masabi nila, you cannot give what you do not have. Kung wala kang liwanag at kung hindi ka nabubuhay sa liwanag, kung hindi ka nabubuhay sa katotohanan, kung hindi ka nabubuhay sa mabubuting gawa, paanong ito'y iyong ibabahagi sa iba? Paano ka makakapagbigay liwanag sa iba kung ikaw mismo'y wala sa liwanag? Yung kahit po kayo ay samaanan ng lasa ng pagsasabi sa inyong mga anak, ikaw naman anak ay bumait, ikaw naman anak ay sumimba, ikaw naman ay magdasal. Kung tayo mismo ay hindi gumagawa ng mga bagay na iyon, paanong tayo ay makakapagbigay liwanag sa iba? Paanong magiging makatotohanan, lalo ngayong mag-i-eleksyon, ang ating mga kumakandidato? Paanong magiging mabuhay sa katotohanan kung mismong kilala natin silang mga kurap, mga mamamatay tao, gumagawa ng kasalanan? Kapag napaupo ang mga ito, ganun din ang mangyayari. At tayo rin, sa ating pamilya, paano masasabing ikay nagbibigay liwanag kung hindi ka makapagpatawad? Kung ang iyong kapatid ay napakatagal mo nang hindi iniimikan, na hindi mo nga alam kung bakit hindi kayo nag-iimikan, kung kayo sa inyong pamilya ay napalipat lamang ng isang dangkal ang muhon ng lupay, hindi na kayo nag-iimikan ng matagal na panahon, paano makakapagbigay liwanag? Yun ang hamon sa atin. Mamumuhay lamang tayo sa liwanag at makapagbibigay lamang tayo ng liwanag kung mismong yung liwanag ay nagmula kay Jesus. Sapagkat tayo mismo sa ating sarili, wala tayong kakanyahang liwanag at kabutihan. Hindi tayo makakagawa ng mabuti kung hindi ito nanggaling sa Panginoon. At yun ang dahilan kung bakit tayo naririto. Maaaring ang ilan sa atin ay may pinagdadaan ng kadiliman ngayon. May problema, may sakit, may gustong ipagdasal, kaya tayo dumudulog kay Santo Padre Pio. O maaaring ang iba naman sa atin ay nasa liwanag, gustong magpasalamat, gustong magpuri sa Diyos sa biyayang natanggap na. Ano man po ang dala natin ngayon sa pagdiriwang na ito, sa pamamagitan ng Santo Padre Pio, ipagkakaloob sa atin ito ng Diyos kung tayo ay nangangako na mabubuhay sa liwanag at makakapagbigay liwanag sa iba. Yun ang ating panalangin. Yun ang hihilingin natin kay Jesus sa pagtanggap mamaya sa banal na komunyon. Panginoon, bigyan mo po ako ng isang bukas at mababang puso
upang ang iyong liwanag ay magningning sa akin, ako mismo'y mabuhay sa liwanag at makapagbigay liwanag sa aking kapwa, lalo't higit sa mga nangangailangan. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot, kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paghiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kamalian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa mulat sa pilay-ay nakalakad. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may pag-alang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangin ka, sambahin ang alam mo. Makasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salamin. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakali sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nakakasala sa sa tukso at iradyo mo kami
Salamat ng kasama. Inihiling namin kami iadyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may pag-alam. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magpapahayag tayo ng pananampalataya sa katawan ni Kristo na ating tatanggapin sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagsagot ng Amen, hindi na individual ang pagsagot ng Amen. Katawan ni Kristo. Amen. Isaalang-alang po ang tamang pananamit bilang paggalang sa banal na komunyon. Para sa mga tatanggap ng komunyon sa pamamagitan ng kamay, siguraduhin ang kaliwang kamay ay nasa ibabaw ng kanang kamay. Ang magkapatong na kamay ay nasa tapat ng dibdib. Matapos maipatong ang katawan ni Kristo sa ibabaw ng kaliwang kamay, kukunin ang kanang kamay ang komunyon para isubo sa bibig habang nasa harapan pa ng ministro. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Sa aking maawat, mahabang.
pagtanggapan, buhay ko ay pagpalaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailan. Pagsitayo po, Manalangin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinibigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa nasa kani-kanilang tahanan na hindi makatatanggap ng komunyon sa paraang sakramental, atin pong darasalin ang panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuli ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang sarili para sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo ng makabagong milenyo, ikaw ay aming kaibigan, tagapag-aliw ng aming kaluluwa, at takbuhan naming mga makasalanan. Naunawaan mo kami ng lubusan, sapagkat batid mo kung ano ang kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo ay aming ipinagkakatiwala ang aming buong pagkatao, at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo ay aming ipinagkakatiwala ang aming kaluluwa, upang aming makayanang batahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo ay aming ipinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Birhen, upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo ay aming ipinagkakatiwala ang aming pagsusumamo na kami ipamagitan sa makapangyarihang Diyos, upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po namin hinihiling. Ipagsanggalan mo kami laban sa mga panlilinlang at kasamaan ng mundong ito. At higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong isasagawa ang blessing of religious articles.
Upang mapanatili ang physical distancing, hindi na po iikot ang pari upang maghusik ng holy water. Mula sa altar ay dadasalin ng prayer blessings at ang paghuhusik ng holy water. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Hahawakan po ninyo ngayon o aalalahanin ang lahat ng inyong nais ipagdasal. O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga larawan, mga imahen at mga dasalang ito na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal sa mga larawang ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalamit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod sa Dambana at sa inyo pong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating banal na pagdiriwang. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na humayo kayong mapayapa at laging maging liwanag sa isa't isa. Salamat sa Diyos. Humayo kayo at gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa.